Narito ang cute at kaibig-ibig na si Groot. Kumuha siya ng isang troso. Kumuha ng gininto ang putik sa mainit na bupal. Nilagay mo sa bibig mo para matikman ito ang lasa. Hindi na siya kumibo at tumalon sa shower. Sa pamamagitan ng paraan, hulihin ang alitap-tap at pisilin ito. Ang tubig ng putik ay biglang naging makulay. Pagkatapos ay maglagay ng ilang prutas. Naglagay siya ng putik sa ulo. Parang bagay. Ayan yun, ito ang tunay na estilo ng tag-init. Pagising mo, nakikita ang buong katawan na puno ng mga dahon. Lumalabas na ang putik ay naglalaman ng maraming mineral. Itinataguyod nito ang pag-unlad. Ngayon, darating at umaalis ay hindi matatag. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, pruning dahon, at siya ay may anyo ng isang kordero. Ngunit sa lalong madaling panahon ang mga dahon ay nagiging dilaw at mahulog. Nagmamadaling pinahiran ni Groot ang dilaw na putik sa kanyang ulo. Sa ibabaw ng mga berding dahon ay nagsisimulang tumubo. Sobrang nakakamangha, hindi pa masaya. Ang mga dahon ay nagiging dilaw at nalalagas muli. Paulit-ulit ka ng ganyan, biglang naging dolphin, magdagdag ng balbas, maging isang master ng martial arts Ipman. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang kalahating tao, kalahating kabayo, tapos naging Snow White na prinsesa. Ang ibon sa puno ay nakakasira sa paningin. Napahawak ito sa kanyang ulo at inoperahan ito saglit. Gawing magulo ang iyong buhok. Hindi pa nakakalaro si Groot. Inubos mo ang gintong putik. Kailangan niyang yakapin ang mga dilaw na dahon, ngunit masakit ang kanyang puso. Pinagtatawanan ka ng ibon sa puno. Nag-evil smile si Groot. Tapos sa lig niya ay may suot siyang makukulay na alampay. Iniwan ang ibon sa puno na walang balahibo at nanginginig. Hindi nagtagal ay itinanim siya sa isang palayok. Ang bawat araw ay espesyal na inaalagaan ng mga robot. Mabilis kang lumaki. Dahil sa sobrang pagkain, nabasag ang plorera. Itinapon ka ng robot sa isang tabi. Palitan ito ng malagong puno ng pino. Nagalit si Groot doon, inihagis niya ang karot. Pero pagkatapos nun, nagpasya siyang patayin ang pine tree. Inabot niya ang kanyang mahabang braso at hinawakan ang sanga ng pin. Intensyon na ibagsak ito. Dahil dito, pinalaki niya ang kanyang sarili. Mag-isip ka ng paraan, iniunat niya ang kanyang mga kamay at kumapit sa bakal na tubo sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos ay tumalon patungo sa puno ng pino, muling humarap sa lupa. Galit ka na talaga, naglagay siya ng ilang kamao sa nakapaso na halaman. Masakit ang kamay, sisirain talaga kita. Ang init talaga ng Groot. Sinira niya ang sanga ng puno. Nauwi ito sa mahigpit na pagbalot ng katas ng puno. Sorpresa! This time pareho silang natalo. Biglang nalaman ni Groot, dalawa ang pako, posible bang makatakas mula sa plorera? Subukan mong bumangon, ngunit ang mga binti ay likas na hindi matatag. Subukan mo ang iyong makakaya upang subukang muli. Sa wakas bumangon na, at marunong maglakad ng napakabilis. Nakikita ang nabunot na puno ng pino, masaya ka. Biglang nanlambot. Tulungan ang puno na bumangon at tendahe ang puno ng pino. Hindi lang siya yayain na kumain ng prutas, pinagmamasdan pa rin ang mga bituin kasama nito. Groot sa suburbs, pumulot ng mga puno para gawing tower house. Sa wakas, isabit ang wind chime, at tapos ka na. Biglang lumindol, isang malaking bibig ang lumabas. Gibain ang iyong gusali, gusto pa kitang kainin. Bumagsak si Groot sa lupa sa takot. Alisin ang maliit na ibon na nagnakaw ng iyong bahay. Pero hindi pa tapos. Sa sobrang galit ni Groot ay tinaktak niya ang kanyang mga paa at sumigaw. Pagkatapos ay nahimatay, nainis, itinaas niya ang bato. Biglang natuklasan ang isang grupo ng mga nilalang. Ang pagkolekta ng lahat ng ito ay mas mababa sa hinlalaki ng paa ni Groot. Gustong pumustahin ni Groot. Ang mga maliliit na nilalang ay parang tinamaan ng 12 hangin. Tinadyakan ni Groot ang kanyang mga paa para silang lindol. Si Groot ay arbitraryong naghagis ng mga toothpick. Akala nila ito ay isang extraterrestrial meteorite. Nagsisimula silang lumaban. Ngunit hindi nasaktan si Groot. Napabuga lang siya ng konti. Napabuga sila ng hangin. Hindi rin sila kasya. Gumamit ng laser gun, isang laser cannon. Ilabas din ang manalaban. Crazy shooting sa Groot. This time isang beat lang. Biglang may nahulog na dahon. Sakto nang nalaglag ang dahon sa tirahan ng mga nilalang. Nanalo silang lahat. Ang higanteng dahon ay nagiging kanilang pagkain. Pareho silang kumakain at nag-iimpeke. Nakikita yon ni Groot. Pumunta siya para mamitas pa ng mga dahon para makakain nila. Puro kaluskos lang ang narinig. Dinurog mo ang mga bahay ng mga nilalang. Kumilo si Groot na parang walang nangyari. Nagmamadaling tinakpan ng bato ang bato. Saka tumakbo nang walang lakas ng loob na lumingon. Inilabas ni Groot ang comics, isang galaw para mapunit sa dalawang piraso. Pagkatapos ay kumuha ng isang pares ng gunting 40 metro, mga balahibo ng buntot ng Rocket. Pagkatapos ay ilabas ang chip sa computer, habang si Rocket ay naliligo, pagnanakaw ng sabon na pampaligo. Dahil sa sobrang dulas ay nalaglag ko ito. Ginagamit mo ito bilang isang skateboard. Inipon niya ang lahat ng sangkap sa mesa. Ikalat ang comic paper.
kulayan sa puti. Ang paglipat na ito ay tinatawag na master. Pigain ng kaunting pandikit ang buhok, tapos tapik sa papel. Ang mga balahibo ng buntot ay natigil. Gumamit ng sabon upang magdagdag ng kulay. Bitbit pa niya ang malaking leather na sapatos ni Rocket. Pagkatapos ay magsuot ng salaming pang-araw, hakbang ng pindutan mula sa paglipat. Gumamit ng apoy upang matuyo. Pagkatapos ay ilabas ang computer chip. Lagyan ito ng bomba. Pagkatapos ay kumuha ng larawan na may ilang kinang, muntik nang mahulog sa butas. Susunod, hilahin ang tape sa ibabaw ng bunganga. Narinig ni Rocket ang tunog at nagmamadaling lumapit. Ang pagkakita sa spaceship ay ginawang gulo ni Groot. Pinagalitan siya nito minsan. Malungkot na ipinakita ni Groot ang larawan. Naisip ni Rocket na ito ay isang liham ng paghingi ng tawad. Nakasuot siya ng salamin para makita. Napakaganda ng larawan, sinaway ni Rocket si Groot. Ikaka-frame daw niya at isasampay sa dingding. Biglang isang malakas na kalabog, muntik nang mahulog si Rocket sa butas. Sa kabutihang palad, nagawang hilahin ni Groot si Rocket pataas. Kinagabihan, bigla akong nagising sa ingay. Lumabas si Groot para tingnan, biglang may dumaan na anino. Hinahabol ni Groot, o isa, may malaking butas ang pinto. Tumalon si Groot sa pintuan, nakikita ang likido sa lupa na gumagalaw. Nilingon ni Groot ang kanyang ulo, upang tumingin. Ang likido ay biglang naging anyo ng tao. I am Groot. Mainit si Groot. Susunod. Sinabi ni Iwa na hindi nakasayaw ng maayos si Groot. Ito ay nagiging octopus. Tapos naging superhero siya. Naguguluhan si Groot. Tinuruan siya ni Iwa na sumayaw ng che-che-cha. Ang mga resulta ay tumatalon. Sumasayaw magpakailanman. After watching, attracted ka ba sa kanya? Makakaasa ang Groot sa lakas nito para makaakit ng maraming tagahanga. Pagkaraan ng maraming taon, hindi makapaghintay na lumitaw ang kalawakan. Ngunit naroon ang hitsura ni Groot. Medyo pang-aliw din ito. Kahit na ang script ay walang espesyal, ngunit ito ay talagang kaakit-akit. Kung gusto mo, maaari mong panoorin ang buong orihinal na pelikula. Sundan ang fanpage. Dadalhin kita para manood ng marami pang magagandang pelikula. Mamaya, mas kawili-wili.